Ang North-South Commuter Railway Project ay nahahati sa tatlong phases. Ang Phase 1, Malolos to Tutuban, Phase 2, Malolos to Clark, at ang Phase 3, ang Manila to Calamba. Napakalawak talaga ng sakop ng proyektong ito, kaya silipin muna natin sa kung paano ito naigawad ng ating gobyerno sa iba't ibang kontraktor na talaga namang kilala sa buong mundo. Sa vlog na ito, silipin natin ang Contract Package 01, ang joint venture ng Japanese construction firm, ang Taisei Corporation at ang DMCI. Nagsimulang gawin ng proyektong ito noong Mayo ng taong 2019. Nasa sakop ng Contract Package 01 ang paggawa ng 6 na istasyon mula sa Maynila ang Solis, Caloocan, Valenzuela, Meycauayan sa Bulacan, Marilao at Bocaue. Kasama na din dito ang paggawa ng NSCR Depot para sa PNR Clark Phase 1. Mahigit 22 kilometro ang gagawin na elevated structures ng Taisei DMCI Joint Venture. Mula sa Bocaue, Bulacan patungong Valenzuela, ito ay bubuin ng mga viaducts. At sa ilalim na ito ng NLEX Harbor Link Segment 10, lulusot ang NSCR line sa pamamagitan ng mga embankment. Guys, nandito tayo ngayon sa MacArthur Highway dito sa Malinta Bridge. Ito ang kilometer 6.6 ng North-South Commuter Railway. 100 metro mula dito ay dito itatayo ang future station ng Valenzuela. Kung mapapansin nyo naman ay highly urbanized at maraming tao dito sa area, kaya makakatulong po talaga ang pagtatayo ng panibagong istasyon dito in the future. Nandito pa rin tayo sa Malinta MacArthur Highway. Ito yung mga pier na gawa ng Taisei DMCI Joint Venture. So palagay ko di hamak na mas mataas yung mga pier dito kumpara doon sa pier sa Giginto. Sapagkat itong mga pier na to, pukababawan ito ang Malinta Bridge na dinaanan natin doon. Mula dito sa Malinta, dumiretso na tayo doon sa dalandanan kung saan naroon ang lumang PNR Valenzuela Station. Yan guys, oh, yung may scaffolding na yan. So yan yung lumang PNR Valenzuela Station. At kung di ako nagkakamali, ito yung kilometer 8.44 ng NSCR. Nasa 750 meters mula dito sa old PNR Valenzuela Station, ang bagong istasyon ng NSCR dito sa Valenzuela. Super thank you kay Sir Well Ang at Sir J.D. Vergara. Maraming salamat po. Narito naman ang 3D rendered image ng NSCR Depot. Ang NSCR Valenzuela Station. Katulad ng sa Malolos, 3-level island type din ang istasyong ito, na kung saan ay dalawang single track na viaduct ang ginamit sa istasyon. Ito naman ang pangalawang commuter type na trainset na dumating dito sa Malanday Depot noong second week of July. Ito namang isa ay nadala dito noong Disyembre ng nakaraang taon. Dito ang origin ng launching gantry na ito at ibinalik nila ito matapos gawain ang 11 spans ng southbound single track na viaduct. At sa panaya ko lang ah, ililipat nila ang LG na ito sa northbound track na viaduct at advance papuntang Timog papunta doon sa lumang PNR Valenzuela Station. Ito ang light repair shop, nagkaporma na din ito at ginamitan ng bakal ang beams at columns ng gusaling ito. Narito naman ang depot access track at pansinin nyo, mula dito aangat ito sa pamamagitan ng embankment para makaakyat ang mga trainsets dito mismo sa main track ng NSCR. Mula dito sa Malanday, Valenzuela, pumunta naman tayo sa Meycauayan.
Okay guys, nandito na tayong muli sa Meycauayan. Ito ang lumang Meycauayan Station. Kamukha doon sa Bigas Station, isa ito sa well-preserved na station. Ito ang 3D rendered image ng NSCR Meycauayan Station at ito na siya ngayon. Sa hilaga ng lumang PNR Meycauayan Station, naroon ang magiging NSCR Meycauayan. 3 level ang magiging istasyon na ito at sa ngayon ginagawa na nila ang ground level ng magiging istasyon. Kumpleto na ang 76 na columns na babalangkas sa istasyon na ito. Dito sa east side ng Meycauayan Station, narito ang construction yard ng Taisei DMCI Joint Venture. Dito ginagawa ang kanilang mga segmental box girders. Balik tayo ulit sa istasyon. Katapat lang nito ang St. Mary's College of Meycauayan, nakatabi naman ng bagong City Hall. Mahaba-haba na din ang nagawa ng Taisei DMCI Joint Venture dito sa Meycauayan at nasa 1 kilometro na ang nabuo ng mga viaducts. Nakaabot na dito sa kilometer 12.745 ang launching gantry dito sa Meycauayan na papunta naman sa direksyon ng bayan ng Marilao. Yan at wala pang 2 minuto halos, nandito na rin tayo sa NSCR Marilao Station. Kung mapapansin nyo guys, 3 pier kada row. Sapagkat itong NSCR Marilao Station ay magkakaroon ng 4 lanes na stasyon. Double island type at may 4 na lanes. So dito magkakaroon ng bypassing ng mga airport express trains versus dun sa commuter type, kung saan yung commuter type hinihintuan bawat stasyon. So ito na po ang NSCR Marilao Station at nasa harapan po ito mismo ng SM City Marilao. Kumpleto na ang mga pier at pierheads na gagamitin para sa magiging viaducts ng mga istasyon at gayon din ang mga columns na magsisilbing haligi naman para sa magiging NSCR Marilao Station. 3 palapag nga pala ang istasyong ito. Magkakaroon ng kakayahan ang mga sasakyan para magbaba ng pasahero at makalabas ulit sa MacArthur Highway. Natanawan ko itong LG na nanggaling doon sa Bocaue. Siguro bibigyan na nila ngayon ng prioridad ang paggawa ng mga viaducts dito sa istasyon bago sila magpatuloy sa iba pang segments nang sa gayon ay tuluyan na silang makapag-progress dito sa Marilao Station. Mula dito sa Marilao, pumunta naman tayo sa Bocaue. O yun yung Philippine Arena. So nakatawid na dito sa Ciudad de Victoria Bypass Road. Nagbigay ng right of way itong PNR para mabigyan daan ng pagsasagawa ng bypass road na ito. So ito guys yung papunta ng Bocaue Station. Ito naman ang pabalik doon sa Marilao. Nandito na ngayon sa Igulot River ang 3rd LG ng Contract Package 01 at aabante ito papunta sa direksyon ng bayan ng Marilao. Nasa mahigit 1.2 kilometers na ang nakumpletong viaducts dito sa bayan ng Bocaue. Sumaglit naman tayo ngayon sa Governor Fortunato Halili Avenue. Guys, binisitan natin itong Governor Fortunato Halili Avenue kung saan narito ang NSCR Bocaue Station. So ito mismo yan, no? Ito na po ang Bocaue Station ngayon as of October 2022. Tulad po sa mga istasyon po na hawak ng Taisei DMCI Joint Venture, ginagawa na rin po ang ground level o ang concourse level ng nasabing istasyon. Maihahalin tulad po natin ang itsura ng Bocaue Station sa nauna pong Balagtas Station. 2-story po ang building na ito at may 2 lang rin pong rail tracks. Nakatawid na ang mga viaducts dito sa Fortunato Halili Avenue at nakadalawang ispan na din mula sa street na ito. Ang 4th LG na ginamit naman dito sa Bocaue ay inilipat na sa Marilao. Mula dito, nasa 30 spans pa o katumbas ng 1.2 km na completed viaducts para maikonekta ang section na ito sa Bocaue papunta sa section boundary ng Taisei DMCI Joint Venture at ng Sumitomo Mitsui Construction Company Limited. Please don't forget to like this video and share the good vibes. Thank you for watching and I'll see you again on our next vlog.